Kamusta kaibigan? Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Facecast sa iOS. Handa na ba kayo? Tayo magsimula na. Una, kailangan muna natin ng link upang tayo ay makapag-install. Kung ikaw ay may kakilala na mayroon ng Facecast, maaari siyang magpunta sa kanyang profile. Pagkatapos ay pindutin ang 3 diamonds. Sa baba ay makikita mo ang Invite Now button. Pindutin ito at makikita mo na maaari siyang isend sa Twitter, WeChat, Timeline. Pwede din namang kopyahin ang link at isend ito sa iba pang paraan. Maaaring sa Facebook, Messenger, WhatsApp, kung saan mo gusto. Halimbawa, pinili mo ang Twitter. Makikita mo ang link na ito na maaari mong i-post at gamit ang iyong account, pwede mong pindutin ang link upang ma-download ang app. Sabihin natin na pinili mo ang Twitter upang ito'y i-post. Ang tutorial na ito ay maaari din sa mga iOS users na hindi pa iOS 13. Una, kailangan muna nating i-download ang Test Flight app sa App Store. Pumunta sa App Store at i-search ang Test Flight. Ang Test Flight app ay gagamitin natin upang tayo ay makapag-install ng Facecast sa ating iOS device. Dito ay sinasabi na kinakailangan ay iOS 13 ang iyong device. Subalit pag pinindot mo ito, makikita mo na maaari mo siyang install sa pamamagitan ng compatible versions para sa iyong device. Pindutin ito upang i-download. Kung sa Twitter ito isinend, pumunta sa Twitter, hanapin ang link at pindutin ito upang i-download. Subalit kung ito ay sinend sa iba pang paraan, pindutin lamang ang link upang ma-download ang app. Halimbawa, sa Twitter sinend ang link. Hanapin ang post. At saka pindutin ang link. Pagkatapos, ikaw ay mare-redirect sa facecast.live. Ito ang opisyal na website ng Facecast app. Dito ay may 3 kang pagpipilian. Piliin ang Download for iOS. Pindutin ito at ikaw ay muling mare-redirect sa isa pang website. Pindutin ang Download Facecast na nasa Step 2. Pagkatapos na pindutin ang Open, makikita mo na maaari mo nang i-download o install ang Facecast app sa iyong iOS device. Pindutin ang install at hintayin itong matapos. Pindutin ang Open. Ngayon ay maaari kang pumili kung nais mong makatanggap ng mga notification sa Facecast app. Pagkatapos ay mag-login sa pamamagitan ng iyong Facebook account o kaya naman ay Google account. Pinili ko ang Google account. Ngayon ako ay magla-login sa aking Google account. Ngayon ay maaari mo nang gamitin ang Facecast app. Maaari ka nang manood ng mga live mula sa iyong mga paboritong mga broadcasters. Kung ikaw naman ay isang broadcaster at nais mong kumita ng pera, maaari ka rin mag-live sa pamamagitan ng Facecast app. Ito lamang, nawa ay may natutunan kayo sa tutorial na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. I-share din ito sa inyong mga kaibigan. Yun lamang at maraming salamat.